Magandang hapon po sa inyo mga katopi. Ayan, opo. So ngayon po ay magbibigay ako ng tip kung paano maglagay ng tape sa ating topi. Ano, ito po yung tape natin ngayon na upgraded na. So ito po ay 36 pieces. Kaya magagamit nyo po siya ng mga 5 to 6 times. No? Kasi sa isang topi naman po, usually ang nagagamit lang mga 5 to 6 pieces. No, so ito po ay 36 pieces. Ayan, kaya po nasa mga 6 times use. Kung kayo po ay every 2 weeks magpapalit, magagamit nyo siya ng mga 3 months. Ano po, ayan. So depende na yon kung kailan kayo nakakapagpalit ng tupi nyo. Yung iba kasi every week, yung iba minsan ay every other week. No. Yung iba naman, every 3 weeks. Ayan. Depende po sa inyo sa mga extreme activities nyo. So ipapakita ko po sa inyo ngayon kung paano maglagay ng tape. Ano, since hiwa-hiwalay po siya, ituturo ko po. Ayan. So nag-ready po ako ng mga 6 na piraso para po dito sa tupi natin. So unang-una po, ang gagawin nyo lang ay, ayan, kung wala kayong laga, ayan, kahit lagay nyo lang sa tuhod nyo, pwede na po yan. Ayan. Tanggalin nyo lang siya. Ganyan lang po kasimple. Ah. Double adhesive lang naman po ito, pero hindi po ito ordinary, no? Pang scalp po talaga ito, kaya po maganda po yung quality niya. So hanapin nyo lang yung kanto, pwede kayo mag-umpisa dito sa harapan, sa front hairline. Ayan. So ang gagawin nyo po ay isasakto nyo lang, no? Hayaan nyo lang na ma-deform yung tape. Mahalaga po ay maisakto nyo lang dito sa edge yung tope. Mahalaga maisakto nyo yung tape doon sa pinaka-edge ng tope. Yan, tapos mag-ready uli kayo na isa pa. Angat nyo ulit. Okay. So kung mapapansin nyo, kailangan sila ay magdugtong-dugtong. Ano po? So ang gagawin nyo, iangat nyo po itong kapiraso. Madali lang naman po iangat to eh. Ganyan nyo lang siya. Ayan. Pag naiangat nyo na po siya, iangat nyo yung kapiraso. Ayan. So, ilalagay nyo naman po itong kasunod. Ano po? Ayan. Dugtong nyo lang. So, ayun. Ilagay nyo na. Tapos, nadiretso nyo na siya. Diretso nyo na siya sa pagkakadikit po sa edge. So, kung mapapansin nyo, nabuo nyo na yung front niya, no? Front hairline. Ayan, meron na po. So, ganun lang po gagawin nyo. Idediretso nyo lang ulit. Angat nyo ulit tong kapiraso. Ayan, nakaangat na ulit. No? Nakaangat na. So, ito po ay nakadikit yung pinaka-tape niya. Double adhesive po kasi yan. Tapos, kuha uli kayo ng isa pang tape. Ayan. Idugtong nyo ulit. Ayan, at nyo. Dugtong nyo ulit doon. Okay? So, ayan na po. So, isasakto nyo lang siya. Hayaan nyo na medyo ma-deform yung tape. Mahalaga, maisakto nyo siya doon sa pinaka-edge ng topi. Ayan. Dire-diretso lang po yan. Partida pa po yan. Wala, hawak-hawak ko lang yan. No? Angat nyo lang ulit. Then, idugtong nyo. Napakadali lang po nito. Common sense lang to. Hindi nyo kailangan maging professional dito. Tapos hayaan nyo lang siya na hayaan yung ma-deform ang tape. Ayan. Mahalaga maisakto nyo yung tape doon sa edge ng topi. No, mapapansin nyo. So ganun lang ulit ang proseso. Kuha uli ng isa pang tape. Okay. Tapos angat nyo. Ayan. Angat nyo, pinakadulo, ipasok nyo yung kapila, yan, dugtong nyo. Okay? So, yan po, ganyan lang kasimple. Alright? Ayan, bubuo na siya. Okay? So, isa pa ulit. Angat nyo uli siya. Okay? Dugtong nyo ulit.
So, sakto nyo lang sa pinaka-edge. Mabubuo nyo na rin yan. Okay? So, ganun lang po kasimple. Paglalagay ng tape sa topi. Yan na. Okay na. Mabuo nyo na yan. Ganito po ang kalalabasan. Okay, so, ganun lang po kasimple. Yan. Kung mapapansin nyo ay sakto lang siya sa edge. Huwag nyong isipin na mahirap ilagay. Ayan yung medyo bumaloktot siya or ma-deform. Mahalaga maisunod nyo siya dun sa pinaka-edge ng base. So, ganun lang po kadali lang ang pagkakalagay. Okay? Tapos, pag ikakabit nyo po siya, iwasan nyo na mahawakan yung tape. Kasi kailangan tuyo yung scalp nyo bago nyo ilagay yung tape. Tapos yung pinaka-tape mismo, pag tinanggal nyo na siya, pag ididikit na, ay iwasan nyo mahawakan. Kasi kapag hinawakan nyo yan, medyo humihina yung kapit niya. Kaya kailangan pag naidikit nyo na, yun na yun. Okay? Para po talagang kahit ano, makapit po siya, hindi umaangat, kahit sa bunutan. Okay? So sana po ay may natutunan kayo. Ito po ay kaunting tip lang. Sabi ko nga, kailangan ng practicein hanggang sa masanay na kayo at maging part na ng lifestyle nyo. Okay? So maraming salamat po.